nine stripes, and beat him, and he raised again the third day. Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. So now we're not in 24, 25. Then he said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Charge she is disciple that they should tell no man. Actually, nasagiyan lang natin ito last time. So, nang sabihin yan. So, dahil hindi pa tama yung timing, mayroong instruction ng Panginoon na huwag mo nang i-proclaim. No? Huwag muna tayong mag-publish sa Facebook at sa YouTube. Kaya huwag na tayong mag-banner dyan. Dito na si Jesus! Dito na si Jesus! So, wag muna, okay? So, yan na pag-aralan last week na may tayong ilagay ang Panginoon. At dapat tayo ay tumiming din, okay? So, maganda sa panahon natin yan. Ang timing natin yan, talagang go na, go na. No? Todo na po. Wala tayong inihintay na ang timing ng Panginoon bago tayo mag-sulit. No? The moment na lumago kayo, matutuwa yung sulit, mag-preach, yun na yun, go na. Okay, kaya kung di pa masyado, mga bata, hindi, aral muna. Okay, go na rin yung aral. Wala kayong hinihintay na ano. Tayo, ano bang ano natin? Curriculum natin yun. Pwede na ba ako sa, ano, sa Old Testament? Si Stephen, nasan ka na sa Old Testament? Sa First Kings. Matapos siya kasi yung New Testament, then yung Proverbs. Tuloy-tuloy na. So, hindi mo hahadlaran. Ako, bata pa ako. Sige lang, go na. Sa pagbabasa, wala kang ano dyan. Ngayon, huwag kang masyadong matapang, hindi mo nun alam. Okay? So, yun lang yung siguro timing. Ano gusto ko sabihin? Ayan, so sa timing, ano yung mga bagay na hindi mo dapat pangunahan? Sa Christian. Ayun. Dami yan. Sige niya. Brother James. Kalooban ng Diyos. Anong example na parang kalooban ng Diyos, ito tama, pero dapat hindi siya pangunahan. Dami niya. Pag-asawa. Pag-asawa, di ba? So nakakita ko niya siguro ng ano, ng lalaki, parang kay James, di ba? May na. Ang kasi Anderson, dami yan. Hindi yan. Bigyahin mo, para kasi nag-asawa yun. Huwag pangunahan, okay? Pag gano'n, hindi pa mo hindi save, talangan eh, huwag muna. Okay, sino pa? Stephen. Saan mo nilagay mo ba dito? Sa akin. Ilagay mo lang dito. Advanced ko. Okay, si Pasto sa dulo, dito ako. Ano ba lang? Sa dulo. Pwede rin din ba? Ano pa lang ako ng dito? Stephen, ano? Sample? Ang pinapangunahan mong hindi mo dapat pangunahan?
Ano ba yung pangunahan? Inuunahan mo. Kasi, isip ka muna. Sino ba? Sino gusto? Example, yung pinapangunahan mo yung dapat mong hindi pangunahan. Kasi, Diyos o yung pastor mo. Diba? Yung nanay mo, tatay mo. Come on. So, balikan lang natin last week. Sige, sige. Kasi, diyan na. Ayan, okay, very good. Hindi mo sinabi yan, sigurado si mama mo mag-asabi yan. Tama yun, lagi natin yan kasi nasa edad na rin kayo. Bago pa tayo magkasiraan at bago pa tayo mag-damage yung church. Nang malaking damage yung church. So, hindi blessing yun, okay? Ngayon, kung nasama kayo maaga, okay, kasi nasama kayo, rejoice yun. Ayan, ha? Next, si Baby, naunahan ka ba? Ano yung pinapangunahan natin? Nakahala mo parang kalooban ng Diyos, pero hindi pala. Parang ito, no? Gusto nila i-proclaim sana. Kaya sabi na pa kayo, home muna. Sa? Ay, sino? Sabag niya naman yun. Oo, yun na yun eh. Sakot na yun. Ano ba? Dami yun. Ako, daging naisip eh. Sino ba? Pag-ipili ng kaibigan. Okay, ipili ng kaibigan. Minsan na may isang mga nilabento pala. Oo, yun. Actually, ilagay na natin sa church, no? Sa church, ang madalas nang mangyari dyan, yung mga, ayan, mga member, diba? Kasi yung tagusan natin, mga member. Kasi minsan ang judgment natin, right? Pag mayaman, oo, okay to. Pag hindi naman, ako, lakwento na to. Kasi yung iba naman, pagbibigyan, sabi kasi madalas nangyari yan eh. Yung pagbibigyan, pag may business opportunity ko, no? Diba? Ang bay po, praise the Lord naman, lumali ko sa bibigyan. Kapatid, kapatid. Wala siyang nakuha, wala na. So, pag hindi marunong, ano, tayo, ganun tayo, hindi na tayo. So, kung mong i-please na gusto, kung hindi dapat, kung huwag mo namang gusgan, pag ito, wala ko rin naman maaam ko. Kung naman, amaya, pag kaibigan, saka sa member, ano pa? Yung pastor niyo minsan, mas matalino kayo sa pastor niyo, di ba? Yung pastor dito, lagi nang, ano eh, kasi nga, yung mga magaling doon daw, sabi niya, isa pinapang na, ganun din tayo dito. So, intindihan lang tayo, minsan, mahirap yung ganun. Siguro, gusto niyo marang, gusto ko maganda yung mangyari sa church. So, yan mo lang, paalam mo lang, yan, suggest. So, ultimately, yung pastor niyo nag-aano eh. Nagusulat lahat yun. Hinatay mo yung lahat. Okay, ano ba? So, maraming bagay. Ay, lumalago ka na. Basta, pwede bang ano? Ganito gawin na. Ay, hindi na pala yun. Kaya sa prophecy naman. Ganito yan eh. Alam mo naman talaga. Pero ako, okay ako dyan. Hindi ako may signal dyan. Pwede ko pagkalanan. Sabay tayo. Pagkalanan ko sa kanilang lumalago na kayo. Okay yan, walang problema. Ako dyan, hindi ako, din ako makasubukan dyan kasi may gusto ko yan. Hindi ako yung may insecure na gano'n. Kasi ibang bagay pa, okay? So, nakita natin na gano'n. So, Panginoon ay may timing. So, ngayon, ito na yun. After nung time na yun, sabi nito, from that time forth, ano yung sabihin nun? Kung simula ang time na yun, medyo may pagbabago sa mga preaching ni Jesus. Sabi dito, began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and raised again the third day. So ito yung something na kung alam niyo yung Old Testament, medyo hindi nila alam ito, pero nasa Old Testament dito, pero hindi nga ganun ka... Isa rin sa mga tinatanong ko ng bagong masyado, bakit hindi pa linawi ng Panginoon? Alam mo yun, ganito ang mangyayari. Eh, alam niyo pa naman nung bata kami na uso yung Nostradamus, gano'n yun.
Nanguhula daw na kasi napakalayo. Yung so yung panguhula niya sobrang layo, kahit ano pwede mong ilagay doon eh. Generic. Oh, generic. Merong kesyo, may ganitong tagila. Oh, yung mamatay. At dating yung panahon, parang yung aplikano ng predicto. Sa Pilipinas, naman yung mamatay. May dating na malakas na bagyo, bandang Visayas. Lagi naman yung bagyo na rin, yung bago doon. Hindi doon, marang mga. So hindi ka na ng Bible, so specific ka, kanina lang pinapakinilang yung video doon eh. Kasi nga, napaganda eh, napaganda sa kapal yun eh. Wala mo pangako ko sa inyo naman, di ba? End times. So, the right times. Okay? Hindi ba tayo? Okay, so ang ginawa niya ngayon, nag-gear na siya towards sa ginahandanan niya. Ito mga disipulo na yun nga, papatayin siya. Bakit papatayin? Sala ako, ikaw yung isaya, ikaw yung lilig pa sa akin. So, hindi yung expectation nila. Pero yun ang sabi nito, inumpisahan niya na, may clash, mapatayin siya. Pero siya yung mabuhay ulit. So, ang mapansin natin dito, hindi naiintindihan ito ng mga disipulo, pero patuloy pa rin siya. So, may message yun. So, tayo mga anak, okay? Ang ganda nung, ito nga, ito kasi homeschooling. Isa may mga pinipili yung mga magulang para sa inyo, hindi nyo naitindihan, di ba? Tiwala lang kayo. Katulad ng ginawa ng mga disipulo dito, na siguro tatlong taon din yun, nakaka-frustrate na yun na hindi ko naitindihan eh. Eh kaso nga alam din ng Panginoon kung anong naitindihan nila at hindi. So ganun din kayo. No? Alam ko yung naitindihan nila at hindi, at nakayanan nyo o hindi. So nawawalan kayo talaga, you can talk. Okay? So, ngayon, ito si Peter. Medyo na-touch din pala natin ito, di ba? Ang sabi dito, si Peter ay kinagalitan siya. At tinawag ni Jesus na Satanas siya. Bakit? Naging Satanas ba si Peter? Ibig sabihin lang, ang sinabi kasi yung Satan is somebody who go against. Kaya sa Hebrew yung Satan, nila. Okay? Hindi naging Satan si Peter. Ito kasi paliwanag na siya. Influensyaan siya. So, okay, maganda dito. Sabi dito, bakit niya inupos? Binigyan tayo ng aral ng Panginoon, especially kay Peter, pero tayo marireflect niya natin. Kasi daw, bakit niya inupos si Jesus samantalang hindi ko ba alam, ako yung master, ito lang kanina lang, sinabi mo, ikaw nga yung ano, di ba? Ito yung Panginoon. Thou art the Christ, the Son of the Living God, tapos dun, yung church niya, I will build my church, upon the rock, which is Jesus. Ngayon, mukhang pinapagalitan niya si Jesus. So, ito yung explanation ko, sabi dito, thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God. Sa Tagalog, no? You're going against me, dahil hindi mo ano yung savorest. Ano yung savor? Magis, ano yun? Nagugustuhan, nananamnam, or ayun yung masarap sa iyo, di ba? Ayun yung bagay na para sa iyo ay gusto mo. At kinatutuan mo, kinagalakan mo. So, savorest. Okay? Pag savorest na, di mo, sige, meron si Peter, outwardly, siyempre, nagkasunod siya ng Panginoon. Pero alam natin, from experience, kahit tayo minsan, nagkasunod tayo ngayon for one year, 2 years, lumarating yung katulad ni si Peter na hindi na siya doon para sundin yung gusto ng Diyos. Siguro to some point yes, pero hindi, obviously. Kasi nga, dito nasubok siya, okay, yung obedience niya sa Panginoon, yung tiwala niya, ano nangyari? Diba, panggalitan mo ba naman kunwari ko, Stephen? So ngayon, masunurin siya. Pero dahil siguro may hinihingi siya, hindi ko nabigay, kasi basta meron akong ayaw ibigay, hindi pa timing. So yung tiwala niya sa akin na dating nandun, at kahit niya nandun pa, nagkulang. So nagalit siya ngayon, hindi niya sumunod, di ba? Ganun eh, ganun na nangyayari. Pag nasusubok tayo, may dumarating sa buhay natin, na mas lalo tayo dapat
magtiwala sa Diyos, pero dahil may circumstance na nangyari, sa case ni Peter, may pinuwento ang Panginoon, ito yung mangyayari. At hindi nagustuhan ni Peter yun. Hindi pwede yan. Okay. So may plano ang Diyos, may plano rin siya. Kaso sinasabi na pa naman, ito yung mangyayari. Nasasabihin mo, hindi pwede yan. Something's wrong, di ba? Nakita niyo, hindi nakalain si Peter sa kalooban ng Diyos. Halit na makinig siya at mag-prepare pag mangyayari yun, sabi niya. Hindi mangyayari yan, sabi niya. Yun nga, sabi. This shall not be unto thee. Kaya sabi ng Panginoon, kaya siya nag-go again kasi hindi niya na importante sa Panginoon, hindi na importante sa kanya. So ganoon yung church daw, kung tumatagal. So umpisa, maayos, umaten ka, kasi talagang pinaglaban mo kasi may ginawa sa yung Panginoon, nakausap ka, so may commitment ka ngayon. So sabi mo, for life na to. So tama naman, talagang ginawa mo, for life na. Aten ka ng aten. To say the least, okay? Diba, binibigay pa, ano pa, soul winning pa, supportamin pa sa'yo. Pero dumating sa point na hindi na ganyan yung ano, kasi nga, ayaw mo lang masabihan, nakuha ka sa leadership, ayaw mo sa INC, ayaw mo sa Catholic. Minsan, ako, sige, dito na lang. Parang ganun. Pero kulang na yun, yung pag-ibig wala na. Na-topic natin yung last time, diba? Kaya ganun yun, madalas sa hindi. Pag nag-go against ka na, sa Panginoon, ay ako na, sa doctrine. Uy, dati, yan ang pre-preach natin. Pero ngayon, parang anong dami ng go-post. Baka pwede yan. I-tone down natin, baka naman pag-alala natin. So, pag hindi mo na gusto yung gusto ng Diyos, nagbabago ang ating posisyon at minsan tayo na mismo nag-go-post sa Panginoon. Yan yung malala na. Okay, so don't let that happen. Pag medyo gumagano na tayo, at least, ay makinig. Okay? Ako, may kita ko naman yan eh. Pero, yun nga, minsan, napaganda ko kayo na mismo. Pag kayo lumalago na, hindi na kayo nalang sabihin minsan. Okay, after nun, parang nagtutong Panginoon dito, medyo yung wala ito. Sabi niya, then Jesus said to disciples, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross and follow me. So ito na yung ako din, yung bago ko, naliligo ako kasi nga, parang ang hirap naman yan, parang ang tema lagi, pagpapasto lagi. Doon minsan nasasagi rin naman yung ano, yun yun yan, kahit hindi ka pasto, maglingkod ka, yun yung tama. Kaso sabi kasi dito, ano ba yung cross na yan? Pansinin nyo sabi dito, kailangan po mong mamatay katulad ni Jesus sa cross? Hindi naman, bakit? Sabi kasi, take up lang naman eh. Tsaka sabi yan, his cross. Pero siya sabi nun, kung meron tayo kanya-kanyang cross, napapapasan sa'yo ng Diyos. Yung iba, siyempre, mga bubay, hindi natin na-expect na magpastor. Pastor ba? Hindi yun. Kasi malinaw yung sinabi sa Bible na sila i-submit, na lalaki lang, walang babae. So, anong implication nun? Siyempre, meron pala silang bibigyan, pwede sila maglingkod, pero hindi gano'n. Okay? So, pwedeng maraming ano na yun. Nakaskate din sa iba. Kung mara, wala kang anak. Hindi ka binigyan ng anak. Kung isa lang. Sabi sa Bible, children. So, ano yung sabihin nun? Sabihin nun, lusot ka. Okay. Pero pwede ka pa rin mag-bit-bit ng sarili mo. Meron kang mga bagay na hihingin sa iyo ng Diyos. Okay? Para ipaglilingkod mo. So, maganda dito, ikaw yung nakakalam nun. Okay? Yes, ayaw natin gawin dito sa church yung para tayo lumot. Kasi hindi maganda. Okay? So, kayo din mga humiling ngayon. Hindi mo kailangan. Ang pasto lang, parang iyaano ka na lang, i-gagain ka. Ayoko po, gusto ko pong maging ano, drummer dito sa church. Wala na tayo gan eh. Okay, so i-align na lang kayo. Okay, wala pala nun. So, doon na yung ira rin kung magsasamit ka. So, ano pa? Sino maganda na meron kayong cross? Yung iba naman, napakaraming ano, mga ministry sa church. Yun yung malayinita kasi. Preacher, nagbilinis, nagbibigay. Ano yung sabi ko? Sa music, especially. Pero maraming sa church na encourager. Okay? Pag nakita mo yung iba, medyo kahit yung pastor minsan, nakikita mo na sa sinasabi, parang discourage na. Okay? So meron kahit sa amin, yung encourage, ano ba? Yung prayer. Okay?
Yung mga oldies daw, ganun eh. Si daddy kasi, malakas pa eh. Yung mga oldies daw, yun ang ano yan, default yan. Pag hindi mo na kaya gawin ito, hindi mo na kaya gawin yan. Wala ka rin naipon, magbigay or something. Player yun. Player value yun, tsaka yung mga mata. Okay, so kung ano man yung clause na ipabigat sa'yo, hindi yung, ano, hindi yung madali. Itong ministry na ito, ano, parang masyadong magaan. Kasi nga, baka hindi pa yun yung clause mo. So, makikita mo yun. Kung ano yung papasanin mo na parang kahit pastor, pastor ko dapat nga, siya mong mapasanin yun. May mga ganun. Pero malalaman mo yun, minsan, ikaw talaga ang papasanin. So, marami yun, mga workers sa church. Yung ibang teacher. May meron ka na papasanin. Ayun, hindi na yun ba? So, paano kung malalaman yun? Parang ministry yun yan. Parang wala akong kapastor ako. Gawin ko yung miss. Yung kaya ko, hindi minimum. Okay? Pag sabdang ano ka lang, minimum. Sige. Sabdang baguhan ka lang. Ano yung pinaka-minimum na dapat mong gawin? Umatin. Okay? Okay yung magbasa ka pero maniwala akong babasa ka. Hindi ka na-feed dito. Hindi ka na-challenge dito. Kasi magbabasa ka kung maaari sa... Hindi, magbabasa naman ako eh. Lagi. Pwede rin, pero malaan po. Okay. Minimum, para yung ministry mo ay church-centric, yung parang church. Matin ka. Okay, dyan ka, dyan tayo magkakilala. Then, yun na, minimum ka na kung ano yung, makita ko yung music, kailangan talaga natin. Stephen, ano. Dali, yun na. Okay, so close. Okay, nakita niyo yan? Yes. Meron kayong, ano, tsaka sabi dito, bago mo bitbit yung close, sasabi, let him deny himself. Again, medyo passive yung, ano, di ba? Yung commandment, let him. Hindi command him to deny. Hindi ganun eh. Kasi kung hindi ka matutong mag-deny sa sarili mo, wala na ako ituturo sa'yo. Kasi lahat ng pag-lingkod, pagligtas ka na, ay para sa sarili mong reward yan. Kung pinilit kita, wala kang reward dun. Ako may reward doon. Kasi direct pala. Kasi mali eh. Ay, hindi nyo ba yun? Gumawa ka lang. Sipag mo pa. Kasi napilitan ka lang. Or feed ko yung pride mo. Hindi ba ganun eh? Ipifeed yung tao ng pride mo. Parang maging malaki ang church natin. Sika tayo. Gawin natin to. Ano pag ganun yung ano? Ang motivation nyo. Hindi ba ganda? Okay? Tangnal. Kaya hindi ganun ang ating motivation. Magkakasyan sometimes. Alamin mo to. Pag natuto ka niyan, hindi na ikaw yung kailangan paluin pa, no? Okay, gawin mo to. Ayun na! Ba't yung paginagawa to? Hindi palo. Sabi ni Pastor, ang term niya, hindi pokpok. Kailangan mo lang, ano? So, dapat may kusang palo. Yun naman hindi ko maintindihan dati. Ibig sabihin, parang palang may dos, di ba? Pumapalo yan. Pag may battery. Pag wala, wala na. Okay. So, sana naiintindihan nyo. Okay? Kasi medyo malalim na ito. Itong 25, sabi dito, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life for my sake shall find it. Ito ay pwedeng magkabalan sa kaligtasan, pero pwede rin. Pero huwag nyo lang totodo sa ano. Sabi, naanapin natin yun. Pwede rin, kung hindi ka pa safe, makita mo Panginoon. Okay? Pero medyo generic yung sinasabi nito, yung sabihin nito, kung ano yung para sa'yo, this is life, di ba? Ano yung sabi nito? This is life. Pag naging successful sila, dahil nakita nila yung anong career, trabaho, nila, tapos nagagawa nila yung bakasyon, ano man yan. This is life, di ba? Actually, yun yun. If you found your life, you will lose it. Kaya medyo malabo in that sense kasi nga, yung po ngayon, masang nga masaya. Yung, actually, pwede rin sa kaligtasan yun. Pero yun yung dulo, di ba? Madalas ang nakakatagpo ng kaligtasan yung nagpakababa sa Diyos. Therefore, medyo tinawag nga rin siya ng Diyos. Greater yung calling niya, hindi siya yung mirang kaligtas. Di ba? Sabi ko, whosoever shall lose his life for my sake shall find him. Sabi ko, talaga ano eh. Hindi pwedeng ito sa kaligtasan ng lalo. Kasi hindi lang, ay, kung saan ka masaya, alam mo masaya ka, nakita mo na, mawawala yun. Pero, pag
Kasi sinabi yung lose his life, gusto niyo active verb yun. Gusto niyo, talagang dito ka masaya, pero ilayawan mo. Okay? Example nyo lang, pinakamaganda dyan. Yung attendance din, tsaka giving. Okay, sa attendance, pwede kang maging masaya somewhere else. Hindi kang manood ng ano dyan, wala namang kwenta. Pero dahil alam mo na ngayon, ayaw mo na gawin, di ba? Pero yung pera, yun ang hindi mawawala ng value sa libutan. So pag binigay mo yan, sa gawain ng Panginoon, may nawawala sa'yo, di ba? Something na sa dapat sa'yo na yun. No? Pero dahil binigay mo, parang nawala yun, sabi dito, makikita mo naman yung buhay na dapat mong makita. Yan ang maganda sa giving. Pag binigay mo yung mga sa Panginoon, alam mo kailangan mo, hindi mo pala kailangan. At yung mapapasayo naman ay tamang maganda kasay. Kasiyahan talaga at buhay na gusto sa inyong Diyos. Nakuha niyo ba yun lahat? Yan ang totoo. So kala mo, masasaya ka dyan sa gagastusan mo. Hindi pala, nawawala pala. Eh, parang kung pinagpala ka pa ng Diyos dahil tapat ka, hindi mas masaya, ibalik mo ulit yung dapat mo lumalit. Eh, sa atin yan, ano lang dito, tithes lang. And meron din offering. Yung offering is hindi regular yun. Pag meron lang, may gusto ka lang, may offer talaga sa dahil meron din extra, sa atin. Okay? Nakawa ba yun? Isa yan sa ano eh, medyo inaabuso yun ang iba, pero talagang kailangan balik-balikan mo yan dahil pero yung binigay ko sa inyo yun, yung pinaka-basic natin, bumalik-balik lang kayo doon, huwag niyo abusoin, yun na yun. Sabihin ako, saan kong masaya? Sabihin sa Panginoon, for where your treasure is, there your heart shall be also. Dito, kung dito yung kayamanan mo, masaya kang gawin yun. Okay, kung nag-iipon ka sa lupa, ako, hindi ka, ano, sino, sakim eh. Talaga, sakim na ako, sakim. Kasi ito yung kayamanan mo nga eh. Pero kung doon ang kayamanan mo, ba't bigay ka ng bigay dyan? Punta ka ng bigay dyan. No? Yung mga tapa talaga, talagang bakasyon yan, ano, pag may church outing. Puro may kinalaman pa rin sa Panginoon. Sabado na, so raining pa. Hindi ko pwedeng sa'yo na, sarili mo na. Okay lang yan, kasi yung bakasyon na yun, malawak na kagad ang ano yun. Sa langit. Kagad yun eh. Kaya yung mga bakasyon natin dito, sulitin na natin sa paglilingkod. Okay? Kaya yun, maya mo mawala yan. At makikita mo yung mas magandang buhay na gusto pala ng Diyos eh. Dahil mawala yung pangit mo. Sa palagay mo, magandang buhay, hindi ka pala yung Panginoon. So ito na yung ano ngayon. Mateo 16:26 na lagi natin kinukot. Okay? So kaya nasabi ko sa inyo kanina, talaga may kinalaman sa kaligtasan. Okay, nirelate ka talaga. Okay? Kaya sabi dyan, what shall profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Or what shall he give his own soul? So talaga buhay na wala kang ganyan. Okay, nakita niya yun, yung relation. For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels and then He shall reward every man according to His works. So yun yung maganda. After nung sinabi dito kaligtasan ng kaluluwa, hindi natapos doon. Okay? Yan sabi, for the Son of Man shall come in the glory. Bakit niya sinasabi yun? Kasi parang ganito, itong mga politiko, okay, ano yung pangapako niya sa kanya sumasapata? May halalan pala, anong pangako niya? Siyempre, alam na natin, di ba? May pamon sila makukuha dyan, di ba? Kaya akala mo, mga asong ano yun eh. Si Mayo, parang mga ototo yun eh. Kasi pag nahalal si Mayo, kasi napuntahan natin, makakaasa sila, ano, di ba? Alam nyo, in a way, hindi masama yun eh. Yun ang totoo. Kasi masama sa kanila, kasi masama, makasala din sila eh. Kung naglilikwid niya sa bahay, pamilang, hindi sila magaganon. Kasi, yung pera ng bahay, hindi sila may kinabang mo, di ba? Pero ang Panginoon, wala, sa tatay naman, wala, sa parents. Ano? Ba, itong mga magkakapatid, oh, sumunod tayo kay tatay. Yung isa ayaw, yung isa hindi. Ayaw. Yung isa gusto pala, yung isa ayaw. Ngayon, pag dito na yung judgment, okay, ito muna, dapat sumunod tayo kay tatay. Ganun na, di ba? So, ganun din sa kapal eh. Dapat nag-stay ka dito, hindi, gusto mo. Sige, mag-stay yung isa.
Depende sa pinili niya, doon siya magpapalain or magpapahamak. Ganon din sa kaibigan. No? Ganon din sa church. Kato, walang kwentang church. Walang kwentang parang, iwanan mo na. Hindi. Hindi alam, yung pinuntahan niya, yun ang nagkagulo. Yung iniwanan niya, nagpala or ganon din naman. Nag-stay ka, kala mo, walang mag-asa. Sa company ba niya, sa church or what. Okay? So, ganon, yung pamilya niya, huwag yung iwanan. Okay, meron din gano'n ito, wala kayo ng pamilya ito. Hindi mo alam, wala ka lang yung pamilya, yun lang. Kaya minsan kaya, minsan, hindi makapasaway sa pamilya natin. At least, huwag mong iwanan ng, alam mo yun, yung burn the bridge. Yung sabi nila. Hindi na kita anak, hindi na kita ano. Oh, gano'n. Pero minsan kailangan natin sila kita, di ba? Okay, so gano'n din dito ngayon, no? Pag ang Panginoon na, sabi niya, pangako niya sa Diyos, oh, meron akong ganito kapangyarihan, ganito ang yan, the future, hinanda ko ito pa sa inyo. Pag nangyari na yun, ano na? So, sino yung tuwa-tuwa ngayon? Yung mga sumuporta sa kanya. Kasi kung paano pinakakuhan tayo at nagtapat tayo, eh, sigurado makakuha natin. Pag hindi tayo nagtapat, paano? Kaya sinabi naman niya dito, He shall reward everyone according to his works. So yun yung minimiscord na may bakita mo na, o. Oh, maliligtas tayo according to, hindi sinabing ano, maliligtas, sabi dyan. Reward ang according to his works. So, yung iba ay konti ang reward, so yung iba, ano, alam yung maganda yung reward, yung iba talaga, maganda yung tukuling. Okay, may sinasabi pa sa Daniel, diba, na iba-iba tayo ng glory, iba-iba tayo ng shine, sa ano pala yun. Sa New Testament pala yun. Hindi na sinabi rin sa Daniel. So iba-ibang reward natin, yung iba ay nagniningning. Bakit? Kasi nga, iba-iba tayo ng ginawa, iba yung katapatan ng iba. Iba, magaling lang kasi medyo may advantage. Pero yung mga talaga nagsikap kahit disadvantage, yun yung malaki reward sa Panginoon. Okay? So, yan. Kaya huwag na huwag kayong maiinggit sa iba. Kunti lang paglilipid niya, ligtas na mga may pareho. Diba? Yun yung lagi case sa atin. Kung hindi natin naiintindihan to, na mayroon tayong reward according to our works. At paglilingkod, at naging successful ba yan? Effective ba yan? Sincere ba yan? Okay, paglilingkod natin. So, doon tayo mag-focus sa dahil ligtas na tayo. Sa rewards. Hindi ako, ano ako, hindi ako. Hindi ko nasisigil ng Panginoon din. Yung mga gano'n, na maging nabilang tayo pala yan, mga komunista. Wala nila sa langit, komunista, hindi. Meron doon ano, according to his words. Tapusin na natin doon. Sabi dito, Verily I say to you, there will be some standing here which shall not taste death till they see the Son of Man coming to his kingdom. So sa Tagalog, sinasabi sa inyo, katotohanan, meron iba sa inyo na nakatayo dito na hindi mamamatay, parang gano'n sinasabi, di ba? Hanggang makita nila ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, na mapupunta sa kanyang kaharian. Ano yung sabihin mo? Okay. Maraming nasabi lang niya dyan na hindi ito ganun katagal mangyayari. Okay? Sa panahon kasi nila, baka napakatagal naman yan. Nakita ba nila ang Son of Man coming to his kingdom? Mga apostles? Hindi. Nag-ascend siya eh, di ba? Oh, makita ba nila? Oo. Makita nila sa Acts 1, sa Matthew 28, sa lahat ng last chapter ng Gospel. Pero sila lang. Sila lang, yes. Kaya some eh, some. Yung iba sa inyo. Obviously si Judas, hindi na, di ba? So, ano lesson doon? So parang nasasabi pa yun, may mga ano kasi parang may mga rewards tayo makukuha sa langit, pero yung iba dito sa lupa pa lang. Sa lupa pa lang, may mga experience tayo na katulad ng mga witness nila, di ba? Sino dito ang tuwan tong ano, nag-aayabang pa ako, nakita mo ba si ano? Si, sino ba si ganito yun? Si Pac-Man, nakita mo ba siya in person? Ako, nakita ko na siya. Diba, isang proud tayo na kasi nga, either nagbayad ka doon, or talagang hinabol mo siya, hindi mo alam mo tanong ano kami. Grade school kami, grade 5 kami, ito si Mark. Nakita si Aisa, ano kami?
Ay, sa sige, ay sigat na sigat ng time namin. Hindi pa siya maling dun. Pomboy pala. Talagang inaabol namin kasi sabi, eh, inaabol din ako kasi nangamay ko siya. Sino mag-picture? Inaabol ako, di yun. Ewan naman ka po. Bakit tayo gano'n, no? Yeah, kasi nga, mayroon something, di ba? Yung kasikatan ng isang tao, o yung galing mo naman. Nagtindi mo siguro, di ba? Kaya sa mga celebrity, wala ka lang na siya. Hindi na lang sila kanina rin, no? Pero, unari, yung nakasama mo unari, yan nga, si... Sino mo nga? Yung mahirap pa pag-picture, ha? Presidente. Politiko. Bodyguard yan, okay? So, yung iba, ganun eh. E, paano pag Panginoon na? Na-witness mo. May reward yun. Reward yun, hindi yun pinakita sa lahat. Especially nga kung si James, Peter Jameson dyan, may nakita nila, hindi nakita ng iba. Yung ano? Transfiguration. Yeah, transfiguration in the mount. Diba? Nakita nila si Elijah, si Moses, and especially si Jesus ng ning-ning. Hindi nakita ng iba yun. Kinuwento lang nila yun. Okay, so pag may mga na-witness kang bagay na hindi na-witness ng iba, especially yung event na inapagin mo, ito ay, kasi sabi dito, yung iba sa inyo might be na ako'y kapunta sa akin daw. So that's something na parang reward sa mga magtatapat. Gusto yung iba ay, hindi na nakita yun. Kasi nga, hindi siya magtapat. Okay, so anong pinaka, ano nun? From 24 hanggang 20, ito na yung pinaka-lesson. Again, ang focus niya si Jesus, ha? Nakatingin tayo sa Kanya. Inaalam natin, ano ba sinasabi niya? Anong plano niya? And therefore, pag alam natin yung plano niya, alam natin kung saan natin sisingin sa sarili natin, di ba? Ano yung pe-perform ko? Ano, spectator na lang ba ako? Kaya ngayon daw, parang yung Marvel daw, naangata na yung Avatar. Hindi, anong pang gusto ng tao? Bakit mo superhero? Nanood lang naman tayo, di ba? Na-inspire. Okay, na-inspire. Sige. Nasa katang isip lahat eh. Inuuto tayo, no? Magic, tapos kumita sila. No? Pero ang pinapakita dito, okay ha, basahin ulit natin ha, hindi basahin. I mean, ano yung sa 24, siyempre ang focus nun is to deny yourself, follow Jesus. Okay? Sa 25, yung life na nakay Jesus ang ano, especially sa 26, okay, kinumpara yung buhay dito, nakabuhay doon, ano mas gugustuhin mo, syempre, yung buhay na langit. Huwag mong ipalit yan. Okay? And then, ito yung, yun nga, ang Panginoon ay pag nag-glorify na. Okay? At yung rewarding natin. At ito yung rewarding ng mga witness mo. So, anong focus dito, yung reward natin sa Panginoon. Either mag-witness tayo sa kanyang masaksiyan natin ng kanyang glory, o yung mismong rewards na ibigay sa atin, dapat na ibigay sa atin. Yun eh. Naka-focus ba tayo doon? Ako, yun yung nagpapasalamat ko kay Anos. Yun talaga yung isa mo. Bakit ka hindi magsisipag? At bakit ka makukontento sa kaligtasan niya? Kung malinaw pala sa Bible, rewards ang pinag-usapan dito. Tsaka yung mga nililito nila tayo sa ibang bagay na kaya kailangan mag-lingkod ka eh. Ano yung nakausap mo ang ano, Pentecostal World Watch. Maganda na yung iwala sa nila, pero dali, nalilito ka eh. Huwag kang malito sa rewards at sa kaligtasan. Yung kaligtasan, one time yun. Ligtas ka, nasa langit ka, tapos maganda yun, masaya yun. Pero hindi yun yung pinaghirapan. So, pinaghirapan mo, hindi regalo. Ngayon, yung paghihirapan mo, yung rewards, okay, hiwalay natin. Ngayon, pag alam natin, ligtas tayo, alam natin may rewards, maglilingkod ka ba ng ano lang, ganyan lang? Siyempre, hindi yes. Dapat kasi manghihinayang ka eh. Na ilang taon ka lang pala dito, tapos hihinayin na ka pa, matamad, anong sabihin sa akin, iniipon mo dun yung reward mong panghabang buhay. Hindi ko sinabi, inisip ko rin yung baka pwede pa tayong mag-earn ng reward dun. Eh, doon ako mag-iipon ng reward. Siguro pwede yun eh, pero malamang sa hindi, may mga reward dun na hindi mo pwedeng iponin dun. Sabihin, alam niyo, kaya
doon, by sight na tayo doon eh. Alam na natin, kita na natin. I believe ganun yun. Kaya ang Panginoon na glorify sa ating faith. Yeah. Kung dito pa lang, naglilingkod tayo, I believe, iba yung reward natin doon. At hindi na natin mabawi yun kasi nga, wala na tayong pagkakataon sa langit na mag-ipon ng ganitong passing reward kasi nga, hindi na tayo buhay sa lupa. Nakikita na natin siya mismo. Yeah, pwede ka maglilingkod doon, pero hindi ka magkakataon reward na sayang na pwede mong i-earn ngayon. Okay, yun yung na-realize ko na talagang magsipag ka na. So yun nga, parang nung ano naman, ayaw kong pasto, pero naisip, nakukulangan na ako doon, kung meron pa ganitong, di ba? Parang, meron pa ba ako sa ganito? Medyo mahirap, meron malaki yung sweldo doon, hindi ka mapunta doon, di ba? Parang ewan ka naman, di ba? Hindi malang compromise, pero mas malaki sweldo, hindi ka mapunta doon. Diba? Siyempre, tayo pala, pwede may rewards pala. May rewards, ang Diyos ang nag-prepare, ang Panginoon mismo. Siya yung nagligha nito, makikita mo yung creation, ang ganda. Ang galing. Ano kaya yung pwedeng i-reward niya doon? Eh, mas maganda. Maganda pa. Minsan nga, pag-usapan natin yung parang na-inspire tayo na. Pero, yun lang. Hindi tayo pa tayo. Sayang yung pure kami eh. Talon tayo sa 17. Ano nangyari ito? Ito na yung task figure. Okay? Nabanggit na rin natin lang. Sabi dyan, and after 6 days, Jesus take it, Peter, James, and John, his brother, and bring it them up into his high mountain apart. So, napansin nyo, pinik niya yung tatlo. So, madalas, maralan nyo, yung kay Jairus, diba? Silang tatlo din yun eh. Ibig sabihin talaga ito yung mga close niya, ito yung mga trusted. Kaya itong bagay na to, hindi niya pinagkatiwala sa lahat, sa tatlo lang. So, pinik niya silang tatlo, dinala niya sa taas ng bundok. Sabi nito, it was transfigured before them. Sinabing transfigure, ano ulit yung trans? Nakikita. Ha? Trans, change. Pag sinabing transport, port is to carry, ano yung trans? Transfer. Transfer. Transfer, hindi ko alam yung fur. Ano yung trans is? Transgress, ano yun? Across. Okay. Kaya pag sinabing transport, you bring it from here to here. Across. Okay. So, transfer, ganun din. To, ayun. Kaya pag transfigure, meron siyang, meron siyang figure, tapos nagkaroon siya ng ibang figure. Nag-iba, nag-change. Okay. And his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. So, ang ganda siguro no, no? Eh, daming sa... Kasino. Oo, sa pelikula ngayon. Actually, yan ang inspiration nilang yung sa na ginagaya eh. Lalo sila mong magkukuhaan yan eh, di ba? Ngayon, yung mga super saiyan, yung liliwanan, lahat na, pag si Marvel, Captain, lahat na eh, di ba? Basta may power, nag-iliwanag. Pero muna dyan talaga ang Panginoon. Okay? Tayo din, sinabi rin kayo sa Bible na tayo mag-iliwanag. Pwede nga sa ating katapatan. Ngayon, ano nangyari? So, aside from the Lord, meron pang ibang nag-appear. So, Moses and Elias nga. So, nakita nito ni Peter, James, and John. At later yan ay binanggit ni Peter sa kanya na pipisil. So ngayon, anong nangyari? So ano ba yun? Gusto niyo ba magkaroon ng ganong experience? Huwag lang natin magdidiman sa Diyos. Okay? Yung isang atheist na patay na sa infierno na sabi niya. Kaya kung di siya iniwala sa Diyos. Gusto ko may makita ako, parang si Moses, eh, nakita siya burning bush. Ba't ako walang makita? Mali yun. Okay? So ito yung pinakita sa kanila, I believe, posible kung kaya nung sinabi ni Peter about the Word of God, para may hambing niya kasi pareho niya na-experience itong sa mata niya, at saka yung Word of God na nabasa niya at hinandel nila. Okay? At si Jesus yun. So kaya pinupara niya dun sa epistle na mas maganda pa yung Bible. Yan ang aking paniwala. Kasi yun, nakita ko din sa Bible.
Okay, so huwag tayo mag-demand na may makita tayo, pero kung meron, huwag lang tayo i-desire natin. Kasi that's something na, yan, mga pangkala na yung bagay, di ba? Mga Pilipino, mga tao, mahilig sa ganyan eh. Uy, tumulay sa ano. Mga magbibigay yan ng ano, di ba? Tumulay sa alam ko. Tumulay sa alam ko eh. Ano ba ano kayo, mga... Nga pa rin sa YouTube, mga bike. Talaga nag-acrobatic eh. Mamatay itong mga to. Meron ano, may mga nagbibigay sa kanilang ano, mga sponsor, competition. Okay, pero yung dapat nating makita at i-desire na makita yung mga gusto pa na natin. So sa panahon natin, ano yan? Pag nag-soul winning ka yun, kasi may mga hard case, di ba? Yung tawag natin hard case, kalo hindi maliligtas to. Pag maligtas yun, ano yung nangyari, no? Hindi na-experience na iba yun. Okay, mga hindi nag-soul winning, nakikinig lang sila dito. Diba? Hindi nila ma-experience yun. So yun yung mga bagay na pwede experience. Ito, kung nga, hindi ka nagpatuloy sa isang church, okay? Patuloy ka lang isang taon, malis ka na. So, alam ko na yun eh. Kaya di ako punta dyan. Alam ko na yun ngayon dyan. Praise the Lord, kanta, teaching, tapos, anong kasiraan na nakita mo. Okay? Pero pag nag-stay ka sa church, tapos nakita mo paano yung pinalago ng Panginoon, hindi mo pwede kumpara yun sa iba eh. Pwede mo ikwento yun sa iba, pero hindi pwede sabihin, praise the Lord talaga. Kasi ano eh, kwento lang yun eh. Eh tayo pa naman sa panahon natin, saray na tayo sa mga fantastic story, di ba? Na-mention na pumunta sa impyerno, binuhay ulit. Fantastic! Pero totoo ba? Mga ganun. Tapos may panaginip ako, fantastic yung story mo, kasi totoo ba? Okay? Pero pag ikaw ay pinakitaan talaga ng Diyos ng yung mga ganyang fit niya, na hindi mo makikita sa iba, hindi yung pamangamang na. Hindi mo pagpapalit yun. Kaso kung wala pa na nabataya, wala, hindi mo makikita yun. Okay? So actually, pwede kang gumawa ng isang sermon dito lang sa transfiguration. Kasi itong event na to is alam natin na pwede mong ihilera dun sa mga Red Sea crossing, sa Red Sea, Jordan, yung Nakangar, yung Jerusalem, yung Joan, Jericho, ano pa? Si Jonah, kinain ng balyena. Pwede mong ihilera to, okay, di ba? Transfiguration. Tapos patay na yun sa Elijah si Moses, nakita niyo pa. Eh, wala, I'm sure, wala nag-drawing ng natura ni Moses, di ba? Pero si Peter, James and John, di ba? Alam nila. Okay mo yan. Okay, dito muna tayo. So, ating parting word, ano? I-desire natin makita yung ano. Gusto may pakita ng Panginoon. Gusto naman niya, hindi mo yung tipong ano eh. Gusto mo makita ng gumaling, yung may cancer mas gumaling. Well, yung gusto na Diyos, why not? Pero again, hindi ko yung magdi-demand, di para tayo mong ewan ano. Lalo yung ginawa natin siya, katawa-tawa. Inutusan mo na ang Diyos. Diba? Ang glory ng Diyos, pinapakita niya sa talaga naghihintay. Okay? So kahit ako, maaasar ako pag yung anak ko, gawin mo ito talaga. Siya na yung nag-demand. Hindi ganun. So tayo, maghintay tayo sa Panginoon. So manakita niyo lagi, nasa church, nandami sa Bible. Ginagawa yung kaya mong gawin sa ngayon. At yung hindi mo inaasahan, maganda. Obviously, yung reward sa langit, that's one. Napaganda. Pero may mga makikita pa tayo even here. Kaya exciting ang buhay ng Kristiyano. Amen? Doon sa agad. Dabay. Yung kay Moses, yung new instant ni Pastor Anderson. Si Moses. Diba sa Revelation yung dalawang... Witnesses. Ito yung kakaiba, sila lang yung nandun, di ba? Oh, actually, sila yung, tsaka yung mga miracles na ginawa nila, sila yun, yung pampapoy, turning the to blood, sila yun. So, malamang sila yan. Okay, sige, ano tayo sa Revelation na yan? I-touch natin niya kasi hindi naman ano yan, sobrang komplikado na yan. Para alam nyo din. Okay. So, pray natin si Narodin.
June, May. Thursday, Lord, na we value your word, Lord, the fact that we study this. And we listen, and we nihimay namin. And I just want to say to our family, and kapatuloy kami, believing that this miracles, Lord, ay hindi po kayo madamot. Actually, gusto na yan. Sabi mo, naghihintay lang kayo. Ang tao, Lord, na pakita yung sarili ng kamangarong malakas. So, we pray na ngayon po kami, nasalang ko na parang provision. Ngayon po, ngayon po sa Lord, na ito yung station ng palimpay. Ipapalam bawat isa sa bawat isa. Ang mga pili ng pastor pa ngayon, evangelist. At nagilo kami dito. Kung stay nyo lang isang taong saan ka, ngayon po ka na lang na. Ang pili ng mga pili at nakapat sa amin. At ngayon po. Yung times na ating natin. Ang natin lang yung Jesus na yung